Welcome back to Altcoin Pinoy YouTube channel, si Crypto Dime ulit. Usapang trading muna tayo for today. So totoo ba nakikita ka ng $100 per day or 2,000 pesos, 500 pesos per day sa trading? Madalas ko makita yan sa YouTube at minsan sa mga trading course na binebenta ng iba. Siguro sa isang araw kikita ka at mas malaki pa dyan, pwede naman, depende sa kapital mo. Pero per day, gaano katagal yung per day na yun? 1 year, 1 month, hindi natin alam. Pero sinasabi kasi nila per day, so I assume constantly. At ito yung katotohanan, walang ganun. Sa trading, hindi ito trabaho na may income tayo per day or per month. Ito yung isa sa mga maling interpretasyon natin sa trading dahil na rin binobomba tayo ng mga false advertisement about trading. Akala natin madali tayong yayaman dito kasi sabi dun sa ads, nag-trade lang sa expert options, nakabili na ng sasakyan at bahay. Yung isa naman, nag-copy trade lang, walang kahirap-hirap yumaman. Which is yun yung nagiging expectation ng mga tao at dito nabubuo yung interest at gustong pasukin yung trading. In reality, mas maraming nagsusunog ng pera dito hindi lang sa crypto at may data tayong maipapakita dyan. 95% of traders lose money. Minsan mas mataas pa nga. Pero parang ang lumalabas kasi based sa mga ads at mga content sa YouTube na nakikita natin ay 100% you can make money on trading. Pero kabaliktaran yan. Para maging successful tayo dito, we need to be above average when it comes to technical, psychological, and fundamental. Karamihan na nagte-trade ni hindi umaabot sa average level and they call themselves an expert. It takes years of experience para maabot yung level ng above average. Dito pa lang tayo magsisimulang kumita at hindi pa constant yan na $100 per day. Sa trading, there is always a losing days. Hindi puro winners dito. Kaya yung mga nakikita natin sa mga ads, sa YouTube, don't take it seriously. Everyone wants to make money at ito yung paraan nila to make money. Kaya kung napapanood mo ito, you should be informed. Bakit nga ba hindi totoo yung $100 per day sa trading? Kasi trading is more like a business, not a job. Sa trabaho nga kasi, halos lahat naman siguro tayo nagkatrabaho. Meron tayo ditong income, arawan or kinsenas na sahod. So may inaasahan tayong papasok na pera, pambayad natin sa mga monthly bills. Sa business, kung nag-uumpisa pa lang tayo ng business, let's say nagtayo tayo ng maliit na burger stand sa labas ng bahay natin. Ang kikitain natin dito hindi constant na 5,000 pesos per day. Araw-araw, may times na mataas, may times na mahina, at may times na wala, as in zero. Lalo na kapag may mga unexpected events na nangyari. There is a risk of not making money in a day. Yung idea ng business ay parehas lang sa trading. Kapag nag-trade tayo using any type of strategy, there is no guarantee that we can make money. There is a probability of losing and making money in trading. Wala tayong control sa market. Same with business na wala tayong control sa mga tao kung bibili ba sila ngayon or hindi. So ang magagawa lang natin is to be a better trader or to be a better person. E paano naman yung trading strategy? Is there a perfect trading strategy na magbibigay sa atin ng $100 per day kapag sinunod natin? The answer is the same, walang ganun. Every trading strategy is working for a certain individual. Pero hindi ibig sabihin kikita tayo dito constantly. Yung explanation parehas lang naman. We don't have control with the market. Na kapag bumili tayo sa support, automatic magbabounce yung price dun and then you will sell on the resistance. Easy. Pero in reality, hindi ganun ang nangyayari. Kasi hindi 100% magbabounce lagi ang price sa support area. Technical analysis is more on probability not a prediction. Kaya nga tayo gumagamit ng risk management kasi hindi tayo sigurado. Madali lang basahin yung nasa kaliwang parte ng chart pero itong nasa kanan hindi natin alam kung ano ang mangyayari dyan. Saan ba tatakbo yung price? Tataas ba or bababa? It's mysterious. At pwede natin isipin kung ano ang gusto natin mangyari dyan. We can imagine anything. We can compare it from the past event. Pero isa lang ang sigurado, hindi tayo sigurado. And people doesn't want uncertainty. Kaya maghahanap sila sa YouTube, sa Twitter, ng mga taong sa tingin nila na may mas malawak na trading experience, yung tipong may mga convincing technical jumbo analysis na maipapakita. Pero in reality, hindi rin naman sila sure sa mangyayari kahit ano pang technical models ang ilabas dyan. That's why trading is difficult kasi no one can predict the market 100% of the time. Kung tinatamad ka pag-aralan yung
itong mga ito o wala kang tiwala sa iyong trading knowledge, malamang makikinig ka na lang sa sabi-sabi ng iba or you choose copy trading. Ganyan din ang resulta nun, you will not earn constantly. But the paid groups and platform earn constantly because of paid subscription. That's how they make money. They will sell you your dreams. At kakagat ka naman because of lack of understanding or dahil tinatamad ka. Remember, sa trading or in business, if you want an extraordinary income, it requires extraordinary effort. Kung tatamad-tamad tayo at below average lang yung skills natin sa trading, asa lang tayo sa mga sinasabi ng iba, hindi tayo magtatagal sa larong ito. That's the reality. Kaya we should not look for a perfect holy grail or trading strategy kasi wala tayong mahahanap. Kasi even yung mga pro trader na kilala ko, they are profitable in 3 years. In just one trade, they lose everything na pinaghirapan nila ng 3 years. And this kind of story is normal in trading. Kung nagbabasa kayo ng mga trading books, alam nyo na yan. Sa mga trading course, okay lang naman yung mga tutorial, yung mga basic informative content, talagang makakatulong yon. Pero iba na ang usapan kapag sinabi na 100% win rate sa trading strategy na course na binibenta nila, na you can buy car or house and lot sa pagtitrade. Joke time na yon. Kasi nga, there is no guarantee in trading. Ang success mo dito, magdedepende sa determination mo, matuto, mag-aral, magbasa, like an obsession to learn. Then masasabi ko na you are above average and have a probability of become successful in the future. That is also applicable not only in trading, sa iba pang skills na gusto natin matutunan. Hindi rin natin kailangan ng coach dito kasi ang daming information online. Ang advantage lang ng may mentor tayo, mas mapapadali yung learning curve natin. Pwede tayo i-correct real time. Pero hindi ibig sabihin na magaling yung mentor natin ay magiging magaling na rin tayo. Trading is a skills at hindi naman pwede ipasa ng coach mo yung experience niya sa'yo. Parang si Michael Jordan lang yan na dahil si Michael Jordan ang nagturo sa'yo mag-basketball ay magiging kasing galing mo na siya. Hindi. It depends pa din sa'yo yan, ganun din sa trading. As a newbie trader, napakalawak ng kailangan natin pag-aralan dito. Hindi porke nakapanood lang tayo ng 20 minutes trading video sa YouTube, alam na natin ang lahat. Marami namang informative content about trading sa YouTube, pero much better pa rin para sa akin if you read trading books. Doon talaga mas marami kayo matututunan. At kung wala pa kayong idea about crypto trading, meron akong full crypto trading video course dito sa channel for 10 parts. Introduction to trading, trading and investment strategies, financial market and trading instruments. I cover din the basic of technical analysis kung paano bumasa ng candlestick, support and resistance, etc. Trading indicators, risk management and trading psychology. Kompleto yun. Ito yung magiging basic foundation nyo kung gusto nyo pasukin ang mundo ng crypto trading. Okay, so yun lang for this video. I hope may natutunan na naman kayong bago dito sa channel. Good luck and see you on the next video.